Yo, what's up, mga kayokabs? We're back. Magandang gabi po muli sa inyo lahat. At syempre, narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli syempre dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan itong maikling video natin ngayong gabi, mga bayan karista, make sure na dapat nakalike na po tayo, nakasubscribe. At syempre, huwag po ating kalimutang i-hit yung notification bell or bell icon para maging updated kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong gabi, mga bayan karista, maikling video lang tayo at ating puntahan yung ating upcoming event ngayong linggo na to. At this August 25, mga bayan karista, mayroon tayong dalawang highlight list na lalargahan dito sa Metro Trop Malabar, Batangas. Ang ating 2024 Pilocom 4-year-old sprint race, meron limang kalahok to. At yung ating mga 2-year-old na mga bago, ay mga upcoming Triple Crown next year, meron tayong 2-year-old maiden stakes race, PCS o maiden stakes race. Alam niyo naman, taon-taon meron talaga mga ganyan, mga bayang karista. At last year, kung hindi ako nagkakamali, last year unang labas nitong 2-year-old maiden stakes race ang manalo si Heartening to See, pinakadihado sa lahat. At tingin ko, medyo magagaling din yung mga bagong kabayo ngayon kasi napanood ko yung barrier trial nito. Na siyempre nandito rin sa ating video bago matapos, alagay natin yung kanilang barrier trial nung naganap nitong Sabado, mga bayang karista. Kaya siyempre, hindi ko na rin papatagalin agad yung mga ano na to, upcoming event na to, pupuntahan natin agad dyan. Matapos lamang po yung ating maikli intro. Kaya, let's go! Mga kayokabs! Rushing up now the Grand Prix Consarik over District 1 over the outside. Easy go lucky, easy money, Katanya. While Black Widow is running in a tail blue field. And as they settle now, Consarik over. Please, my flank, Paradise District 1. Then two lengths back now, Katanya. Then Paradise, easy go lucky, easy money, next line. Then seven lengths away to Black Widow, who is running in a tail blue field. And as they race the far turn, it's still Constatic over. Constatic over leads by triple length, followed by District 1, Catania rushing up, nobody outside, Easy Mania. Two lengths back, Easy Go Lucky, long way back, Black Widow, and towards the last 400. Constatic over, then District 1, nobody outside, down 20 inside, Catania, then followed by Easy Go Lucky, Easy Mania. And now the stretch they go, it is still District 1 now moving up in the middle portion, Constatic over, down for the inside, Catania, around the outside now, Easy Money, Easy Go Lucky, Black Widow, but it's still District 1, Constatic over, Catania, and finally at the finish line, it's going to be District 1. Close between Catania and Constatic over, Easy Money, Easy Go Lucky, and Black Widow. At gaya nga po nang nabanggit ko kayo na sa ating intro, meron tayong dalawang highlight race ngayong darating na linggo, August 25, 2024, mga bayang karista. Meron tayong 4-year-old sprint race, meron tayong limang kalahok dito na talagang puro dekalibre, matutulin talaga sa unanan. Tingin ko magiging labanan nito ay pagandahan ng salida, diskarte ng ginete, talagang sigurado ako, early speed battle ng labanan. Ito sa ating 4-year-old sprint race, nandito si Bashiru, narerendahan po ni Jay Bernardes, nagbabalik, alam niyo naman, triple crown contender yan. Gusto mo choice stakes race campaigner din, Greg Galloper. Nandito rin si Stolen Ola na kumatakbo sa stake race. Secretary, tsaka itong si Sky Story na talaga tingin ko. Magandang laban to. Tingin ko para sa akin lang, yung opinion ko, bayang karista, baka di sila paunahin ni Secretary dito kasi nakita naman po natin si Stolen Ola. Ito yung dinauuna kay Secretary. Tsaka medyo umento po si Secretary ngayon, gamay na gamay pa ni JTC, lalo pag nakaporma talaga sa unahan. Pero kung pipilitin nilang habulin, tatlo naman ito magkakakampi na ito. Yung 1, 2, 3, magkakakampi, isang kwadra lang ito, tingin ko. Talagang pagtutulungan nila si Secretary. Pwedeng tumamba isa sa kanila, or pwedeng makinabang si Sky Story na medyo mainam na rin manakbo ngayon, bayang karista. Si Sky Story, talagang, tingin ko bumalik na yung buti niya kasi dati medyo nalausto Dating magaling ito tumatakbo din yung triple crown to. Kaya talagang itong limang kalahok na ito sa ating sprint race, tingin ko walang pang iwan at ang distansya pa nila is 1,000 meter, mga bayan. Kasi talagang paglaga nito, talagang hagaran agad sa unahan to. Kaya siyempre, yung mga kanya-kanya tayong pambato dito at mga kanya-kanya tayong kakampihan dito sa ating 2024 Pilocom 4-year-old sprint race. Kaya abang-abang yan yung linggo na to.
Lipat naman tayo sa ating 5 main highlight race ngayong araw ng Linggo, sa ito yung ating August 25, yung ating 2024 PCSO 2-year-old maiden stakes race batch 1. Ito yung unang-unang labas ng mga 2-year-old na kabayo na upcoming 3-4 pa makikita natin next year, mga bayang karisa. Yung ilan dito talagang medyo tago yung preba. Medyo hindi pa natin nakilatis yung mga lahi nila, pero nag-trial to last time ng Sabado. Ang manalo sa trial nila doon si District 1, pero halos dikit-dikit lang sila, mga bayang karista. Meron ako isang nasipat dito, si Katanya, na talagang tingin ko medyo tagong-tago yung preba, hindi naman gano'ng ginagalawan pa. Nasa tabing balya lang siya, parang pinakukusa lang yung kabayo. Pero I hope, syempre, pagtakbo nito, ng actual, magbabago yung mga takbo nito, kaya to kabang-abang to. Ito yung mga kalahok nila, bini-bini yung marikit, parang hindi to tumakbo ng trial nila, mga bayang karista. At di ko lang sure kung scratch to sa karera nila or scratch na talaga siya. Pagmamayari ito ni Sir Mark Ryan Ponce, ito si Bining Bining Marikit. May 117 to sa 1200 nung mabato niya nung July 10. Black Widow, ito pagmamayari po ni James Albert Di Chavez to, kasi sa divisa parang yung namayari, sa pagkakaalam ko lang ha. Meron tong 116.2 na segunda po ito, March 3-2 out of 4 runners na naglaban-laban sa isang novato run nung August 4, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si District 1. Same ride na rin tayo dito, Beljo Melgarieta. Para sa ating kalawak lang si Black Widow to, medyo bugaw to ng karera nila. Ito yung medyo hindi rin ginalaman. Tagong-tago yung preba din talaga. Katanya, re-rendahan po ni Alison Pabilik. Ito, di ko pa sure kung sino may ari nito, bayang karista, si Katanya. Meron naman itong 117.6 sa kanyang novato run. Nanalo ito, umalis ng 2-1. Out of 2 runners na naglaban-laban at yung po ng July 9, tinalo nito yung kabayong si Ma'am Jen. From AP Navarosa sa novato run, ang re-renda this time is Alison Pabilik. Para sa kalahok na si Katanya. Ito tingin ko, bet ko dito sa karera na ito pagdating na araw ng Linggo. Lipat naman tayo sa nagdala ng marcha ng karera nila. Ito si Constatic Offer. Nare-rendaan po ni O'Neill Cortez. So may ari naman po ito ni Sir Tony Tan Jr. Meron naman ito, 115.8. Ito pinakamaganda best time sa novato run. Kasi meron itong 115.8. Nanalo po ito sa kanyang novato run last time. Umalis ng 2-1. Out of 4 runners na naglaban-laban. Kung saan, tinalo... Ah, sorry, 2 runners pala mga bayang karista. Kung saan, at yun po, ng Augusto, tinalo niya po doon sa kanilang novato run yung kabayong si Small But Terrible. Same ride yan na rin, O'Neill Cortez. Para sa ating kalahok na si Constatic Offer. Siguro anak to ni Constatic yung dating kalahok din na tumatakbo sa stake race. Lipat naman tayo sa nanalo sa kanilang trial run, si District 1 na pagmamayari naman po ng Santa Clara Stock Farm, J.A. Gusi ang re-renda. May 116.2 sa novato run, nanalo to. Umalis ng 2-1, out of 4 runs sa laban-laban at yun po ng August 4. Tinalo niya po doon yung nandito rin kalahok na si Black Widow. Same rider na rin tayo dito, J.A. Gusi, para sa ating kalahok na si District 1. Lipat naman tayo dito sa kakalahok ng si Easy Go Lucky na pagmamayari naman po ng 3BM Builders. Jomer Historic ang re-renda. Ito, nag-barrier to, magkalaban to, mag-couple entry to yung si Easy Money tsaka si Easy Go Lucky. Meron tong 116 plots sa novato run, nasigundo sa 1200, dumalis ng 2-1. Out of 2 runners na naglaban-laban at yun po ng August 4 sa kanilang novato run kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Easy Money na nandito rin sa karera na ito. Same rider na rin na Jomer Estorque para sa ating kalahok si Easy Go Lucky. At huli sa ating kalahok dito mga bayang karisa, yung couple entry ni Easy Go Lucky na si Easy Money na nanalo sa kanilang barrier at novato run last time, sorry. Meron tong 116 plat sa 1200. Halos dikit lang pala nagkatulad to. Pares pala ng preba to. Umalis ng 1-2 niya kintuhan din sa unahan. At yun po ng August 4. At same rider na rin, Noel C. Lunar para sa ating kalahok na si Easy Money. At yun po mga bayang kalarista, sana po magkaroon kayo ng konting idea or mapupusuan dito sa ating parating na ating mga stakes race. Sigurado ako yung mga bayang kalarista, may kanya-kanyang pambato at mga kanya-kanyang kakampiyan. Kaya kung sino yung mga dapat nyong kampiyan, huwag nyong kalimutan i-comment dito sa ating comment section ng mga bayang kalarista. Babasahin po natin yan. At syempre, huwag nyo rin po kalimutan mag-greet kung gusto nyo po para po paggawa ko po ng video nitong ating Wednesday Racing Guide. Mag-greet ko po yung mga gusto nyo pabating mag-birthday or yung mga ipa-shoutout po mayroon ka rin sa iniipon lang po natin kasi para po isang boost na shoutout na lamang. At I hope po na sana nagustuhan nyo itong ating maikiling video na to. Magkaroon po kayo ng idea sa mga pwede nyong kurso na dahin o tatayan. At dating ating August 25, meron tayong dalawang highlight race dito po sa Metro Turf Malbar.
Batangas. At yun po, maraming maraming salamat po muli sa sandaling pagtama dito sa ating YouTube channel, mga bayang kalita, sa sandaling oras po eh. Maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita na susunod ko pong upload na video. Ito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim, na always nagsasabi sa inyo na stay safe everyone, God bless, bayang kalarista. Lalong-lalo na sa mga solido ditong diadistang mga ka-yo-cabs.